ikadalawa ng Mayo, Sabado, paggunita kay San Atanasio, Obispo at Pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng mga alagad ni Jesus, mabigat ang salitang ito. Sino ang makakarinig sa kanya? Alam naman ni Jesus sa loob niya na nagbubulong-bulungan tungkol dito ang kanyang mga alagad, kaya't sinabi niya sa kanila, nakaka-iskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya kung masaksihan ninyo ang anak ng taong umaakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang espiritu ang nagbibigay buhay, walang bisa ang laman. Ang mga salitang binigkas ko ay espiritu, kaya buhay. Datapwat ilan sa inyo ang hindi naniniwala, sapagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino ang mga di naniniwala at kung sino ang magkakanulo sa kanya. At idinugtong niya, dahil dito, kaya ako sinabi sa inyo na walang pwedeng lumapit sa akin malibang ipagkaloob ito sa kanya ng Ama. Kaya mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na nagpatuloy sa pagsama sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa 12, gusto ba rin ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ang salita ng buhay na walang hanggan ay iyong salita. Naniniwala nga kami at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay na walang hanggan ang iyong salita. Tinanong ni Jesus si Pedro kung tatalikod din siya gaya ng ibang mga tagasunod ni Jesus. Dahil hindi nila matanggap ang turo ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay buhay. Marami ang mga tagasunod ni Jesus ang lumisan. Nanindigan si Pedro na hindi niya iiwan si Jesus dahil sa kanya matatagpuan ang salita ng buhay. Si Pedro ang hinirang ni Jesus na pinuno ng 12 apostol. Kinakatawan niya ang kanyang mga kapwa apostol sa tuwing nagpapahayag siya ng pananampalataya kay Kristo. Tanging yaon lamang nagmamahal at nakakakilala ng lubusan sa kanyang inibig. Sa bahagi ni Pedro, walang duda na minahan niya si Jesus. Kung nagpahayag man siya ng pagtitiwala kay Jesus, ito'y sapagkat malinaw kay Pedro ang kanyang kaugnayan kay Jesus. Batid ni Pedro na hiwalay kay Jesus, walang maliwanag na direksyon ang tatahaki ng kanyang buhay, sampunang buhay ng kanyang mga kapwa-apostol. Ngunit kung nasa piling nila si Kristo, makatatanggap sila ng tamang paggabay at buhay na ganap. Pagsasagawa. Manalangin ka sa Espiritu Santo na nagbibigay buhay, ang paalala ni Jesus, walang bisa ang laman.